lalaban akong mag-isa kahit hindi kayo kasama. Kapapasok lamang na balita na matapos si endorso ng kanyang sariling kapatid at Pangulong si Bongbong Marcos Jr., re-electionist Senator Aimee Marcos, kumalas sa administration senatorial slate para sa darating na midterm election. Ito ang kumpirmadong balita galing mismo sa presidential sister na kahit na kasama siya sa 12 pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 senatorial election na dinomine under the BBM administration. Opisyal na kumalas ang senadora at sinabi nitong iisa lamang ang kanyang dapat panigan. Mukhang rejected nga ang mismong pangulong si Bongbong Marcos sa naging anunsyo na ito ng kanyang kapatid dahil kahit isinama siya ni BBM, opisyal na kumalas si Senator Aimee Marcos. Mapapanood sa kanyang official video na mismong sinabi ng senadora na tatakbo siya ng hindi kasama ang mga senador na inanunsyong tatakbo rin under the BBM administration's slate. Ayon sa kanyang naging official statement, taos-puso ako nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y ipinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa NP at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon na ang nakalipas ngayong araw mula nang pumanaw ang ama ko, ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Pili kong manindigan ng malaya at matatag, tulad niya, na wala na dapat kampihan kundi ang sambay ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. May nabuti kong tumindig mag-isa upang huwag nang malagay sa alanganin ang aking ading, para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ikaw na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bit-bit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis ng landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana ay patuloy niyo akong unawain at mahalin. Unquote. Sa naging opisyal na pahayag ng re-electionist at senador na si Aimee Marcos, binigyan niya ng linaw na kahit pa ay endorso siya ng kanyang sariling kapatid at pangulong si Bongbong Marcos, tatakbo itong mag-isa at hindi papanig sa grupong kinasapara sa kanya. Matatandang isa si Senator Aimee Marcos sa inaksahan ng maraming Pilipino na tila manggagamit rin daw. Ngunit ngayon, tila nilino na ng senadora na hindi siya papanig sa alam niyang mali ang ginagawa para sa taong bayan. Matatandang kamakailan lamang kasama siya sa pinangalanan ni President BBM na tatakbo under the bagong Pilipinas slate. Kasama ang former Senate President na si Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Senator Pia Cayetano, Lito Lapid, Congresswoman Camille Villar, Francis Tolentino, Benhur Abalos, Erwin Tulfo at Bong Rebilla. Panoorin ang naging buong pahayag ng re-electionist at presidential sister na si Senator Aimee Marcos kung saan opisyal na inilaglag ang endorso ni President Bongbong Marcos sa pagtakbo niya sa 2025 senatorial election. Senadora, nanindigang independent at tatakbong mag-isa. Narito at panoorin ang full video. Taos-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo.
35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Ating bandera ay isa ng yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Aimee solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin.